ang mga gamit sa salon. Pero hindi po buong gamit ng salon sterilize ko, kundi ito lang po hinahawakan ko kasi pinaka-importante ito siya ma-sterilize. Ito pong sterilizations, kailangan po itong ma-sterilize kasi ito ay ginagamit natin sa kuko ng customer po. So dito sa Abu Dhabi, kailangan ang gamit ng, lalo na itong sa mga kuko, ay kailangan naka-sterilize talaga. So ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ito, ang pag-sterilize nito. So sana din makabigay ito sa inyo ng mga paraan kung paano po linisin ang mga ganitong napper po. So sa ganitong paraan po, panatili natin yung kalinisan at kalusugan ng ating mga customer po. Lalo na ngayon na may mga COVID pa, so kailangan nating malinis talaga ito. So ipakita ko sa inyo kung paano po siya lilinisin ang mga ganito, kung ano ang mga procedure niya. So unang-una po, pumunta muna tayo doon sa lababo namin at hugasan natin ito. So let's go. So ngayon nandito na tayo sa shampoo bowl. Dito lang natin siya hugasan. So ito, ganito to siya pagkahugas. Kailangan itong mga ito, kasi dito kasi siya ang mga marurumi. Dito siya sa ano, kailangan hugas na hugas yan. So kung mayroon kayong mga toothbrush, kailangan toothbrushan din yan siya. Kasi para mawala talaga yung dumi ng, mawala talaga yung ano niya, dumi niya. So ang isa na naman, ito na naman, ganunin. So ganyan yan. Ganun siya. Kung may mga brush kayo, kailangan yung ngipin niya, brushan nyo yan ng mabuti. Kailangan nakabrush yan siya ng mabuti. Pagkatapos, patayin nyo muna saglit. Tapos, nakadyan pa siya. Kuha kayo ng shampoo. Isang kamay lang po ang gamit ko ha, kasi nakahawak po. So, may shampoo na po siya. So, ganun siya. Shampoohan mo po siya. Kung mga, wala ka pa namang panghugas dyan, kahit mga dishwashing na soap, ito na lang siya shampoo. Ito kasi dito, ito lang available sa shop namin. So, linisan yan siya, shampoohan yan siya, be. Ganon siya. Shampoohan mo yung mga ulo-ulo niya para malinis talaga yung ano. Para malinis talaga siya, ganon. So, sinashampoo ko yan para talaga maano siya. So, tapos, so, hugasan mo naman siya uli. Ganon. Kung may brush ka, i-brush mo siya, ha? Kung may brush ka, brushan mo talaga siya kasi para at least malinis talaga yung pang ano mo, pang manicure mo. Yun, yung pinakaulo niya, yung sa ulo niya, ganunin mo yan siya. So, ang ginagamit ko dito, mainit-init na tubig po kasi may heater naman to. So, dito, ganun mo siya. Ganun mo siya. Kasi para ano, para malinis talaga siya. Ganon siya. So pagkatapos nating hugasan, pagkatapos nating nahugasan na siya, tapos ganon natin siya, dadalhin natin siya dito sa kabila. Dito na tayo sa kabila. So ilagay natin siya dito sa hinanda ko na tissue. Tapos takpan po siya. Ganon, saglit ha. Ganon po. Tapos muna natakpan siya ha. So, ito na siya yung ating ginawa kanina na nilinisan natin at nilabhan natin. So, nandito na siya. So, ito tinakpan natin siya ng tissue. Tapos, pahida natin siya. Ang ito, yung mga ulo niya. Tapos, dito, kailangan malinis siya. So, kahit na nilagyan mo na siya doon ng ano, kahit na nilagyan mo na siya ng tawag nito, nilagyan mo na siya ng sabon dito, ang sunod mong gagawin, dito mo siya ilalagay itong sa blue na tubig. Ito yung para mag-sterilize din sa kanya, para perfect talaga siya, bitch. Tapos ganun mo siya, ipaano mo lang siya kasi para hindi siya maano yung ulo ng ano. Tapos, dahan-dahan mo siyang ilono doon. So, nandun na po siya sa pinakailalim. So, i-leave mo lang siya doon ng kahit 5 minutes lang kasi
anuhin mo naman, nasabdan mo naman siya. So, dito mo siya ibabad ang gamit para talaga mamatay yung bacteria. Kasi, di ba yung iba may mga punggal sa paa, yun ang mga causes. Although naman, kasi mamamatay naman ang bacteria sa metal talaga kasi wala naman siguro mabubuhay doon talaga ang bacteria sa metal. Kasi mamatay yan siya. Pero, for following na lang sa rules ng government dito, kailangan na linisan mo ganun ang pagkalinis mo. So, pagkatapos niyan, kunin mo uli, ilagay mo siya dito, tapos kunin mo, ganun mo. Kuha ka ng tissue uli. Tapos kuha ka ng tissue, ganunin mo yung tissue, tapuhan mo na siya, kasi para ready to use na yan siya. So, ganun. Ganun po ang pag-sterilize po. Yung iba naman, mag-gloves pa, pero ako hindi na ako nag-gloves kasi hindi naman to sa kamay na lang man to. At saka nakita naman na malinis talaga yung kamay ko dahil naghugas naman ako kanina doon sa ano. Tapos ganito mo siya, tapos normal ito, kainin mo. Hindi, itapon mo to, hindi mo pwede kainin to kasi malasog ka. So after that, natapos mo na yan siya. Hindi mo na siya pwedeng pabayaan ng ganun there. Na mayroon tayo dito naka-intended talaga sa mga gamit natin yung self-sealing. So mga sterilizations ano na siya, pouch natin. So kuha tayo ng pouch na yon na isa. So yung pouch natin dahil hindi pa siya nagagamit, ito pa yung forma niya, ito yung ano niya. So, ipapasok natin to, kailangan ipasok natin siya sa loob. Ganon. Nakagano na siya. Kasi dry na siya ha. Huwag mo ipasok dito na basa pa siya sa ano. Kailangan punasan mo talaga siya. Kasi make it sure talaga kasi baka magkalawang na. Tapos pasok mo siya, ganon. So napasok na po siya yung dalawang ano natin. Napasok na siya yung dalawang gamit natin. So, pagkatapos, buksan mo to. Ito siya. Tapos i-off mo, i-close mo na siya. Agad. So lahat kasi ganito, supposed to be ganito pati mga gunting, mga suklay nakaganito talaga siya. So standard talaga to sa mga hotel na salon, sa mga yung mamahaling salon talaga. At kasi talagang implementation talaga ng government nila na ganito talaga ang rules. So pag mag-serve ka sa customer mo, kailangan yung gamit mo nakaganito kasi minsan ang customer, lalo na mga local, hinahanap talaga nila nakaganito, naka-sterilize talaga sila. Kasi, syempre, alam mo naman yung iba kasi masilan din sila. Tapos, for the sake din para sa kanila na ito na yung ano mo. So, ito ready to use na to siya. So, pagkatapos nito, itatapon na rin to. Pagbukas mo dito, itatapon mo na rin itong pouch na to, yung sterilization. So, means to say, lahat ng customer mo, safe sila kasi naka-sterilize na sila lahat. So, ganun lang po ang ginagawa namin dito sa salon. Lalo-lalo na ako kasi na in-charge ako dito sa mga manicuring seat. So, ito talaga ang ginagawa ko. Pagkatapos maglinis ng hupo, ito talaga siya. Hindi siya pwede dito ilagay mo na hindi mo siya talaga hinugasan. Kailangan naka-sterilize din siya dito at una doon sa lababo, tapos sabdan mo, brushan mo yung mga ngipin na daan-daan lang din. Hindi ka masugatan o hindi rin mapurol ang ngipin. Tapos ilagay mo siya dito for 5 minutes only lang. Tapos, linilinisan mo naman siya uli. So, ganun lang po ang madali lang po ang gawin natin sa paglilinis ng mga, pag-sterilize ng mga gamit sa salon. So, ganun lang po. So, yan lang po ang i-share ko sa inyo ngayon. Ito po si Bing Barberos, ang inyong Barberos sa umaga at tanod sa gabi. Hanggang sa muli po, and God bless everyone. Bye-bye!